Diyan mo po po yung pamasahin mo. Doon pagkain mo. Yung mga hayop ka pa po, ano? Ayun, pagkain ko. Nilalakad ko na yung bago yes. Dati ko. Marami rin na nagalo. Pagka about pastors na, ayaw na nila kasi nga sabi nga nila mahirap. So, nadadoon po yung talagang pagtitiyaga at yung nga sabi lang, faith, ano po? So, buti lang po na-overcome niyo po yung gano'n. Oo, kasi yun nga yung sakit ng Panginoon. Yung narinig ko yun, nagpapalakas ako. Yung salita ng Diyos. Yung salita ng Panginoon. Kung maglilingkod ako, maraming maliligtas. Nasa akin yun, kung maglilingkod ako. Yes po, yung ayun, oh. Pwede kayong hindi nang maglingkod. Oh, pwede nang maglingkod. Yes po. Pero pinili ko ang Panginoon. Yes. So, napakaganda po ng, ano, marami po kasi talaga yung sakot para maglingkod. Gusto niya maglingkod, pero hindi talaga, yung talagang totally na maglingkod sa Lord. So, ano po, asito po kayo ngayon? Bilang isang lingkod ng Diyos at bilang isang ama. Ngayon po ay kasalukuyan ay inaawakan ko ang church sa San Jacinto. At kasama ko ang asawa ko na. Naglilingkod na rin po. Naglilingkod na rin. Ay, yung mga anak ko na rin. Ay, kasama niyo na rin. Born again na rin. Lahat sila po. Lahat na sila. Kaya, tapos yung mga kapatid ko, naiyaya ko na rin sa Christmas. So, talaga pagka po may nakitang liwanag sa inyo at pagbabago, kahit hindi nyo na sila invite, sila na mismo ang sasama sa inyo na po. Oo, ang talagang kapag i-invite ka po, may nakikita sa inyo. Na pagbabago. Mm-hmm. Kasi nung una kasi sinabi nyo, na nagbabago kayo, pero hindi pa sila naniniwala, ano po? Walang pa. So, ang pagbabago, gradually po. No, hindi instant. Kasi hindi ako maniniwala dyan kasi, ano yan eh, sumapa sa alam yun, nagpukunwari, parang ganun po ang mga tao, ano po? So, ang hirap din. So, buti na lang po, no, tuloy-tuloy, ano po? Tuloy-tuloy. At sino lang po bilang isang ano po, bilang isang Father's Day, ano po, Happy Father's Day po, Pastor Nard. So, yung bilang isang magulang, paano magpalaki ng isang anak? Bilang isang ama ng tahanan. Ano po yung maipapayo nyo sa mga tatay na nalulunong pa sa mga bisyo at kung paano magpalaki ng anak sa tama? Na may napit sila sa Diyos. Yun po, yung payo po sa mga tatay. Ang payo po sa mga kapwa ko. Tatay, ay dapat ay makita sa atin yung mabuting ama. Yes po. Yung huwag tayo masyadong mahigpit sa kanila, basta turuan natin sila ng tama. Yes. Okay. Kasi, ano, pag tayo po yung masyadong mahigpit, baka mag-rebelde po sila. Mm-hmm. Ang gawin lang natin, ay sabihan natin sila ng malumanay na pagsasalita. Kasi ibang tatay talaga, ano, yung mamalo, minumura. Nagmumura. So, hindi po ba tama yun? Hindi po tama yun. Ang talagang tama ay yung pakita natin yung pagbabago talaga. Kasi, ano, kung ano yung nakikita nila sa'yo, ganun din ang gagawin nila. Ganun din po sila, paglaki nila. Ako, tapos? Yun nga, yung, kung ikaw ay may bisyo, kahit ano man ang bisyo natin, ay, ang Diyos pala ang makapag-aalis nito, makakatulong sa kanya. Wala palang imposible sa kanya. Ano? Sino ba ang makapagtatanggal ng bisyo? May mga kasabihan kasi na kahit hindi po ako lalapit sa Diyos ay matatanggal ko ang bisyo nito. Hindi po matatanggal mo isang buwan, dalawang buwan, anim na ba, pero babalik. Pero iba po yung hiningi mo ang tulong sa Panginoon kasi forever na yun. Tignan mo, noong ginawa niyang alak ay mapait at namumuhi ako sa gawain ko noon, ang edad ko noon ay 42. Mm-hmm. Eh ngayon, 71 na ako. Kailanman. Hindi na kayo tumisim. Wala. So, forever talaga ang Panginoon. Kaya, mga ama, ay tulad ko.
yung marami pang mga bisyo, no, hindi po, sabihin nyo po, kasi marami talaga ang mga yon na nalulunong talaga sa bisyo. Yung sabi nila, katulad meron din po mga kapatid din, na hindi raw nila matanggal yung ganito. So, ano man ang bisyo natin? Nandiyan si Lord na kayang-kaya nga po tayo tulungan. Isipin mo lang, isipin na lang po natin, humahati ng gagad po yan ang Panginoon. Amen. Bumubuhay ng pataya. Amen. Walang bagay na mayroon sa kahit baog, mapapaanak. No? Kaya, yun ang mga panghawatan po natin. Huwag tayo mawala ng pag-asa, kundi magtiwala sa Kanya. Humingi tayo ng tulong sa Kanya. At hindi lamang po mga bisyo, kahit anong klaseng problema, ay kaya kanyang tulungan. Kasi ang Diyos, hindi naman natutulog. Eh. Kasi kung natutulog, hindi maraming kasalanan ang hindi niya alam sa atin. Samantalang ang sabi niya, kahit ginang ang buhok mo, alam niya. Wala kayong may tatago, sabi niya sa atin. Kaya lahat ng problema natin, ibigay natin kay Lord. Lord, bahala ka na sa problema kong ito. Pero, mayroon po tayong gagawin. Kasi faith without work is dead. Yes, no? May naniniwala ako. Mga kapatid, hindi ka sumasamba, tingling mo, bigay mo kayo Lord yan. Yes. Okay. Baka hindi ka pa nagpapatawad, magpatawad ka na. Yes. Lalo na mga tatay, ano po, sila yung parang model ng tahanan, ano, ng mga anak nila. Kung tayo magagalitin, isa rin yung problema, dapat mawala yan, eh, mo kayo Lord yan. Amen. Ako nga, nung inalis niya yung pag-iinom ko, Lord, marami kang naalisin sa akin. Mapagmura ako. Uh-huh. Sinungaling ako. Babaero ako. Uh-huh. Ano? Ang daming kang naalisin, Panginoon. At lahat yan, isa-isa na inalis. Kasi hindi ko. Pride yan. Number one, pride. Ayun, pride. Gusto ko makapagumabak, Panginoon. Pero susubukan ka yan. At kapag nasubukan ka, tutulungan ka naman eh. At tulad ko, tinulungan ako ng Panginoon sa pride na yan. No? Eh, yung kapatid ko, umuwi sa bahay, umiiyak. Pero, bakit ka umiiyak? Kasi yung papa ko mga dyan, masakit magsalita. Tumakbo ako, gusto kong sampalin yung mga dyan. Okay. Kaya may kasama, anong hindi ko mahintay, nangungusap si Lord sa akin. Hinihingi mo, mapagpapumabak ka. Ngayon, ano, magagalitin ka. Hinihingi mo, pag-ibig, ilagay mo sa ating puso. Ngayon, magagalitin ka. Lord, sorry po. Tingnan niyo yan. Kaya kung susubukan man tayo sa mga hinihiling po natin, tutulungan tayo ng Panginoon. Kasi sabi niya sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na hindi nangyari sa lahat ng tao. Ngunit pagdating ng pagsubok, tutulungan ka ng Diyos. Bibigyan ka ng lakas upang mapagtagumpayan mo yun. Kaya yung mga kahinaan po natin, mga problema natin, ibigay natin kay Lord. At susubukan tayo katulad po. Pagsamba, pagbuwi. Iyon ang inuman. Pero, tinis ko yun. Lumayo ako. Nakatulad din ni Joseph. Nung tinakso siya. Nung asawa ng ari. Eh, tumakbo. Pwede pa lang tayo. Tumakbo. Yan ang kasabihan. Nasa tao ang gawa. Nasa Diyos ang awa. Yes, amen. Na, kung meron tayo nairin sa Diyos, meron din siya hindi ibigay. Napo. At kapag ginawa mo yun, nako, ibibigay niya ang mga kailangan. Masaya. So, ngayon po masasabi niyo na total pastor, hindi pastora na. So, ang ganda po ng outcome, ano po, yung isubmit natin yung buhay natin kay Lord. At kung na-submit natin yung buhay natin kay Lord, eh, kaya niya tayong gamitin. Oo. Kaya. Kasi ang gagamitin ni Lord, yung may malinis na puso. Parang tubig din yan. Iinumin mo ba ang basong may tubig na marunong? Ang inumin mo, yung basong may tubig na marunong? Yes. Then, kapag malinis tayo, at tulad ko, ito, nagpapatuto ako sa inyo. Kung ako ay may ginagawa pa, na hindi magawa ito sa inyo.
Kasi marumi ako eh. Pero bakit may lakas ako? Kasi ginago ang lahat para hindi marunihan ang ano yung ating way sa Japan. So, napakaganda po ng nasabi ni Pastor Nards, at ako po ay talagang blessed na blessed, Pastor Nards, sa kanyang mga testimony. So, sa lahat po ng tatay dyan, totoo po yung sinasabi ni Pastor Nards na ihiling natin kay Lord lahat kung ano man mga kahinaan. Ano po, Pastor Nards, ang kahinaan bilang isang lalaki, bilang isang ama, bilang isang asawa. So, marami po sa mga tatay dyan na talaga pong nalululong po sa bisyo. Like, sabi nga ni Pastor Nards na hindi lang pag-iinom, pagmababae, pag-usukal, at lahat po ng bisyo, at napapabayaan na po ang pamilya. So, ang naipayo ni Pastor Nards ay yung talagang isuko natin yung buhay natin kay Lord. At syempre, palinis natin yung ating puso. At hindi lang nga talaga hindi biglaan ang pagbabago. Patulad si Pastor Nards, hindi siya biglang nabago. At walang maniniwala sa inyo at heart na kayo nagbago. Sabi nga nila, dapat may makita. So, patuloy lang tayo mga daddy, mga tatay dyan, na kung gusto nyo nang magbago, kailangan po natin hilingin sa Diyos at ipakita sa mga tao na talaga tayo yung nagbago. At isa pa, yung pride, tanggalin yung pride at talaga ipalinis daw sa pastor yung puso natin para gamitin tayo ni Lord. Sabi nga Pastor Nurse, naalala ko lang, yung sabi ng tao, di ba maraming tao nagsasabi, wala kang, hindi ka na magbabago. Di ba po, maraming nagsasabi yan, lalo na po kayo, di ba? Na naranasan niyo po ba yon? Yung ganong, ay, ang tao na yan, lalo mga kabilo, ay, wala nang pagbabago yan. Kasi po sakal na yan, naranasan niyo po ba yon? Ayan, sinabi ni Mrs. Oh, yung ganon. Hindi na daw ako magbabago. Pero, naniniwala, kaya akong mabuhay ng Panginoon. Yes. So, alam niyo po ba, yung sa buhay ni Pastor Nards, sa mga nakikita ko pang mga Kristiyano, yung po sino po talaga, yung alam mo yung mga pusakal, yun po yung gustong-gustong gamitin ni Lord. Ano po? Oh, sa totoo lang, kasi yun yung magta-transform yung buhay niya at mayahayag yung kapangyarihan ng Diyos at makikita sa kanyang buhay yung pagbabago. Tama po ba, Pastor? So, salamat po, Pastor, sa pag-undak mo sa akin. At nawa, patuloy po na i-bless tayo ni Lord. At salamat din po. At alam po mga guys na tayo po ay na-bless sa testimony ni Pastor Nard. At lalo na po sa tatay. So, palagi lang tayo magtitiwala sa Diyos. So, at I hope na na-bless po kayo sa araw nito. At salamat din po, Pastor Nard. Kami po yung magpapaalam na. Bye-bye! Thank you.